Hi guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung bago ka dito sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at huwag kalimutang ding i-click ang notification bell para ma-update kayo palagi kapag meron akong mga bagong videos na ma-upload. Thank you! So ngayong gabi, tuturuan ko po kayo kung paano magluto ang mga taga-Pangasinan ng pakbet. Napakasimple lang po siya. At ito yung mga ingredients. Kailangan natin ng kalabasa, talong o eggplant, sibuyas, at meron tayong mushroom, green beans, kamatis. Yan, na-chop ko na yung green beans tsaka yung kamatis mamaya na yan. Kasi madali na siyang i-chop. Meron tayong ground pepper, black pepper, at syempre yung bagoong. Ito ang pinakamasarap pag-uong. Tapos, meron tayong salt, syempre. And then, meron tayong spinach. Spinach kasi yung pag-pronounce nila dito, kaya spinach. Tapos, meron tayong magic syrup. Yan. Hindi ko na siya papakita, baka sakaling basita tayo. So, ganyan na lang siya. Yan po. Yan lang po ang mga kailangan natin na ingredients. So, ganito po magluto ang mga taga-Pangasinan. Papakita ko po sa inyo. So, kailangan din natin ng water. Depende sa inyo kung gusto nyo yung konti lang sabaw o kaya marami. Pero sa akin, 1 glass lang na water, okay na. So, babalatan ko muna tong kalabasa kasi medyo mahirap siyang balatan. So, papakita ko sa inyo after. So, ayan guys. Tapos ko na po nabalatan yung kalabasa. Nugasan ko na rin po siya. At ito siya. Yan siya. Oh. Malinis na. Pwede pa lang pang kutsara. Para siyang kutsara. Oh. So, i-chop ko na lang po siya ngayon. Depende po sa inyo kung gaano kalaki. Sa akin yung sapat lang. Yung tama na. Tigas ng kalabasa. Yan. Tapos cut natin siya ng ganito. So, ganito lang po siya kalaki. Yan. Lagyan natin dyan. Ilalagay ko na siya sa pan o sa kaldero. Mga taga-Pangasinan. Wala pong okra sa supermarket. Pero okay lang yun. At least marami pa rin gulay. So, mahilig ako sa gulay kaya sa mga karne-karne. Ito, gulay lang. Walang halo-halong isda o karne. All vegetables. Ang hirap magpa-chop ng kalabasa, bes. Ayan. Sarap to. Kung gusto nyo matuto, magluto ng simpleng pakbet or pinakbet, ilalagay ko yung mga ingredients para sakaling gusto nyong matuto, pwede nyo siyang gayahin. So, share ko sa inyo kung paano palutuin. So, ayan po siya. Nandito na sa pan. Susunod natin is yung talong. So, nalinisan ko na to, naugasan ko na siya. So, i-chop lang natin. Iba yung talong nila dito. Mas masarap yung talong sa Pinas. Kasi malasa. Ayan.
So, nakat ko siya ng ganito. Tapos, kakat ko siya ng same sa pagkat ko ng kalabasa. Yan lang po. Depende sa inyo kung paano niyo siya gusto i-chop. Yan. Ito na siya. Tapos, pwede natin ilagay yung green beans o kaya sitaw. Lalagay po natin dyan lahat. Bakit? Malalaman nyo, maya-maya. Abangan! Diyan. So, ayan na. So, next is, chop natin yung mushroom. Chop natin siya ng manipis lang. Madali lang po siyang lutuin kasi puro gulay naman siya. Chop-chop lang ng ganyan. Namiss ko to kasi ganito kami magluto sa Pangasinan. Taga Pangasinan po kasi ako. Sa mga hindi nakakalam dyan. Lucky po akong probinsya. At natutunan ko to sa aking lola or lolo kasi mahilig po silang magluto at saka lagi po silang iniimbitahan o lalo na yung lolo ko mahilig siyang magluto the best kaya doon namin natutunan kung paano magluto kasi ito yung nagluluto siya pinapanood namin o kaya tinatanong kung ano yung mga kailangan. Kaya, mana-mana lang. Nagmana kami sa lolo namin. Tsaka kay lola. Ayan, kamatis. So, last is yung sibuyas. May sibuyas tayo dito kasi kailangan natin yan para mas lalong sumarap yung gulay. Hindi po talaga ako mahilig sa mga karne, ganyan. Basta may gulay, happy na po ako dun. Sa mga mahihilig sa gulay dyan. Diba? Masarap. Masarap lang kahit gulay lang. Tapos healthy pa. Ilagay ko siya sa ibabaw. So, lahatan na po. Ilalagay ko po lahat dyan. Kita nyo. Yan, puno na siya. Hindi na makahinga. So, kailangan natin ng oil. Konti lang siya. Mga 1 spoon, ganun, okay na. Sakto na yun. Yan. Konting black pepper or ground black pepper. Palasa lang. Tapos, konti lang na salt. Just a little bit of salt. Yan. Tapos, yung pampalasa na magic syrup. Konti lang siya. Bukuha ko ng spoon. Sobrang konti lang ilalagay natin. Mga ganyan lang. Yan. Konting-konti na yan, ha. Yan. And then, oh, mabdi, may sibuyas. And then, ihalo natin yung isang baso na tubig. Ayan. So, yung spinach, mamaya na natin to, ilalagay sa ibabaw kapag luto na yung gulay. Lalo na yung kalabasa at saka sitaw kasi matigas siya. Kaya pwede natin, pwede muna natin maluto. Tsaka natin to ilalagay. So, pinaka-last to na ingredients. So, ayan. Pwede na natin siyang lutuin. Tatakpan ko muna siya, syempre. Ayan na. Ready na siya. I-cook. Dito muna to. May umepal. Isang kaldero.
So, yan. I-on na natin yung stove. So, antayin lang natin na kumulo yan, guys. Ayan. Mga 8 minutes kukulo na yan. Tapos, halu-haluin lang. Tapos, another probably 5 to 2 minutes. Ayan, ready na siya. Pwede na tayong kumain. Yan lang po. Napakadali lang po yung kung paano lutuin yung pakbet. Pakbet ng mga tanggapanggasinan. Ayan. So, antayin lang na po natin maluto yan, guys. Huwag natin kalilimutan yung bagoong ito. Pwede na natin yung lagyan ng bagoong habang inaantay na kumulo. Ano na to? Boneless na to. Kaya, pwede na siyang ihalo. Ayan. So, antayin lang natin yung pakuluin. Tsaka natin haluin mamaya. So, ayan guys. Kumukulo na siya. Pwede na natin siyang halu-haluin. Ayan. Amoy na amoy ko na siya. Bango. Feeling ko nasa probinsya ako. Kasi ganito yung amoy ng pagkain sa probinsya. So, namimiss ko yung mga luto-luto nila doon. Ayan. Kahit di siya kompleto, walang okra o kung ano man dyan, at least gulay pa rin. So, healthy pa rin siya. Ayan siya, guys. Kinin nyo naman, oh. Ayan. O, oh, diba? Masarap yan. Kahit simple lang. Bango. May bagoong. Shout out nga pala kay ano, kay Jelly Kay, kay Syra. Yan. Sister ko, tapos yung cousin ko. Nagpapa-shout out si Bae. Yan. Kayong may mga katanungan dyan, i-comment nyo lang para mabasa ko siya. Kung meron man kayong gustong ipagawa, comment-comment lang po. Gutom na ako. Takpan ulit natin. So, ayan guys. I think luto na siya. So, pwede na natin ilagay yung spinach. Ayan po. Ilagay lang natin yan. Ayan. Ilagay lang natin si babaw. Tsaka natin siya takpan. So, mga 2 minutes, luto na yan. Pwede na natin siyang tanggalin. So, ito guys. Luto na po yung ating simpleng pakbet. Yan, luto po yan ng mga taga-Pangasinan. Ganyan po kami magluto ng pakbet. Napakasimple lang po yan. So, i-off na natin tong kalan or stove. So guys, tapos na po ako magluto ng pakbet. Ito na po yung finished product natin. Ayan, purong gulay. Wala po kami yan, o kaya isda. Gulay lang siya, ayan o. Huh, ang bango. Bango niya. Ayan o, excited ako kumain. Siyempre, hindi mawala yung tikim. Ito, titikman natin siya kung anong lasa. Kasi hindi ko pa siya natikman kanina habang niluluto ko. Kaya tikman ko siya. Pak na pak ang aking pakbet. Char. Sarap. Sarap siya. May kanin kayo dyan? Pwede ako. Nakalimutan akong magsaing. Pero okay lang yun. Magsasaing ako mamaya. Konti lang. Baka umiyak yung kaldero. Sarap.
Ayos. So guys, ayan po yung aking recipe, pakbet. Ganito magluto ng mga taga Pangasinan. Napakasimple lang pero healthy siya at masarap siya. So kung gusto niyo matuto, ilalagay ko yung mga ingredients para matry nyo siya. Masarap po siya talaga, promise. So ayun na guys. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood at sana po nakatulong. So, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo po makalimutan yung notification bell para po ma-update kayo sa aking mga bagong video na may upload. Ayan po. Maraming salamat! Bye!